bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga gusto po na mabilis maka-attract ng swerte, lalo-lalo na sa pera? Ako po may tuturo sa inyo na napakasimple mga bossing. Ngayong araw na ito ng Wednesday, pwede niyo po siyang gawin para tuloy-tuloy ang pasok po sa atin ng swerte. At ang mga kamalasan ay humawi na sa ating mga dadana na mga purwisyo sa buhay po natin. Napakasimple ng aking ituturo at ito po ay proven na napakaswerte. Kaya kung kayo po isa sa mga mahilig sa mga gatong mga pamamaraan, asya mga bossing ko, subukan niyo na po ito. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga mahilig po sa mga pampaswerte. Masasabi ko lamang ay mainam po yan mga bossing kesa wala po tayong mga pinaniniwalaan. Kasi ang mga tao pong mahilig sa mga pampaswerte, sila po mga bossing ko ay mabilis tumakbo ang isipan dahil alam nilang sila ay hindi mamalasin, mabilis tumatakbo ang isipan nila kapag may mga dumarating na pagsubok. O baka sabihin naman po ninyo mga bossing, eh bakit yung pala eh gagawa ka ng pampaswerte, bakit may mga pagsubok pa? Mga bossing, ganun po talaga. Ang bawat taong pinanganak dito sa ating mundo, may kaakibat po talagang pagsubok po yan. Yan po mga bossing ko ay nasa tao kung paano mo ito susolusyonan ang mga pagsubok ng mga pinagdadaanan. Kaya ako sa panahon ngayon mga bossing, hindi po sapat-sapat lamang ang sipag-sipag lamang mga bossing. Ayan po mga bossing, kasi kahit gaano kasipag ka, kumayod ka, kalabaw ka man, ay minsan ay nadadali pa rin ang mga kamalasan. Bakit ka mo? Marami ka na, halimbawa, marami kang mga naiisip na mga bibilhin. Sasabihin nyo, ay gusto kong bumili ng cellphone. Ganito po, mga sample lamang po ito. Gusto kong bumili ng cellphone. Ngayon, ako ay mag-OT-OT para makabili ng cellphone. Ay di, ayan na, nag-OT-OT na. Talaga kumayod ka labaw, nagbo-voluntaryo pa na mag-OT para lang makabili ng cellphone. Ngayon po, ayan na, hawak nyo na si pera. Biglang may tumawag na emergency. O siya, kailangan bumili ng gamot o kaya may kailangan bilhin na talagang kailangan. Ngayon po, oh, ano pang unahin nyo, cellphone o iyon? Yung pang emergency yon, ay di iyon. Yun po sinasabi kong may kamalasang dumarating, nagkakaroon ng balakid. O kaya ikaw ay isa sa mga nag-aahente. Ngayon po, nag-deal na kayo ng hapon. O siya, bukas ay tayo magbabayaran na. Ngayon po, umagang-umagay may tumawag na hindi na natuloy ang inyo pong bayaran. Kumbaga, meron pong negatibong naganap. Siya. May iyan po yung mga balakid. Para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, ay wala pong mga maging balakid na ganyan. Gumawa kayo ng mga pampaswerte para tuloy-tuloy. Pero syempre mga bossing, nandun pa rin ang pinaka-numero uno na sandata po natin para tayo hindi malasin, ay huwag kang makakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. O siya, ito na. Ngayon po, kailangan taimtim na panalangin ha. Alam niyo po ba mga bossing ko, may proseso rin ng pagdadasal. Kailangan mula sa puso, hindi yung basta binubukan nyo na lang tapos halimbawa ganito, kayo po'y antok na, halimbawa sa gabi o kaya sa umaga pagising, antok na antok ang ganyan, na antok ka pa, tinatamad ka pa, pagod ka pang bumangon, nagdasal po kayo, ngayon patigil-tigil ang dasal kasi inaantok-antok pa. Kung bagay basta na binubukan sa bibig, wala sa wisyo, hindi nang gagaling sa puso, hindi, kung bagay hindi pinag-iisipan ko ano yung mga sasabihin, mga bossing, basta na lang ganyan, natutulog na ganyan, kayo ba'y didinggin? Ay hindi mga bossing, may proseso rin po yan. Kailangan kung ikay magdadasal, mula sa puso po ninyo, i-release nyo lahat kung ano mga na gusto nyo sabihin. Yung mga nagpapabigat na inyong kalooban, i-release nyo na i-release sa mahal na Panginoon kasi yan ang makakatulong sa atin. Kung bagay, kapag chinismis nyo sa iba, chinika nyo sa mga kaibigan po ninyo, mga kakilala, yung nangyari po sa inyo, bagamat na-release yung nasa kalooban ninyo, gumaan kasi naibuga po ninyo. Kaya lang, manda kayo, machichismis po kayo. Pero sa mahal na Panginoon, sikreto po yan mga bossing at tutulungan ka pa. Sa mga ganyan, hindi ka matutulungan, machichismis pa po kayo. Kaya kambaga, kung gusto nyong mag-release ng nasa kalooban ninyo, ayan, magdasal po kayo ng time team mga bossing. May mga proseso. Ang bawat bagay, may mga proseso. Kaya sabi nila, sa mga negatibo, walang proseso. Mga abangers po mga yan. Nag-aantabay kung sinong pangihinaan ng loob, yung mga ganyan. At siya may marirecruit na sila. Tuwan-tuwa mga negatibo. Kaya hindi naman natin sila kailangan, mga purwisyo po yan sa buhay natin, kaya humanda tayo sa mga proseso mga bossing. O ito na mga bossing,
Alam niyo po ba mga bossing ko na ang abukado ay isa sa mga pinaka-powerful din na pang-attract ng swerte sa pera. Pero may proseso ito kung paano niyo siya gagawin. Ang gawin niyo lang mga bossing, sa isang abukado mga bossing, mag-slice kayo yung kabaak lamang, hinog na abukado ha, yung kabaak lamang na kasama ng buto, yun ang gagamitin po ninyo. Tapos yung kalahati, kainin niyo na po siya. Yung kalahati lamang na may kasamang buto ang ating pong kailangan. Ngayon po mga bossing, maghanda po kayo ng 8 piso. 8 para never ending, para walang humpay ang swerte. Sa 8 pisong ito mga bossing, hugasan po muna natin. Kung naulan sa inyong lugar, hugasan ng tubig ulan, kahit ulang suka, walang asin, okay lang po yan. Ngayon pa mga bossing, 5 minuto ng pagbababad sa tubig ulan, tapos ibilad sa sinag ng araw, o kaya ibilad na matutuyo sa pamamagitan ng hangin, okay po yan. Kapag po yan ay natuyo na, kasi sa lugar po natin, imposible walang umulan kasi meron nga po kalamidad diba sa atin mga sa kasalukuyan, bagamat umalis na sila, pero umulan ulan pa rin mga kasi tag-ulan po ngayon mga bossing. Ngayon po mga bossing, ang gagawin nyo lang kapag natuyo na po siya, diba ito yung avocado po natin, may avocado po kami, kaya lang hilo pa eh, hindi ko pa mabibiyak sa inyo, sayang naman, di ba mga bossing? Alam niyo naman po itsura ng avocado. Ngayon, pag nahinog na po siya, slice lamang, kunin nyo may buto, tapos yung isa kainin nyo na. Ngayon po mga bossing, itusok nyo po yung 8 piso sa avocado. Itusok nyo, pero bawat tusok, nakatingin ka sa may silangan na 6:37 hanggang alas 8 ng umaga, bawat tusok may panalangin. Halimbawa, ako ay magkaroon ng negosyo na dito na ako yayaman, o tusok. Magkaroon ako ng sarili kong bahay, tusok. Magkaroon ng sarili sasakyan, tusok. Basta lahat ng mga pangarap nyo, i-wish nyo po yan, tapos tusok sa abukado. Ilagay sa isang maliit na platito. Tapos manalangin ng taimtim. Pagtapos na po kayo na lahat ay nailagay nyo na yung 8 piso, manalangin ng taimtim na sa pamamagitan ng pampaswerteng ito, ako'y magtatagumpay sa buhay. Pagkatapos po nyan, hanggang alas 8 ng umaga, kahit hindi po umiinit, kahit naulan, okay lang po yan kasi nagmula po yan sa kalikasan. Ngayon po, tapos ng alas 8, kunin nyo po siya, ilagay nyo po ito mga bossing ko sa may kwarto po ninyo. Kahit hindi sa ilalim, pero pwede rin mas ilalim ng higaan, basta malinis ang ilalim ng higaan. Or kaya sa tukador, doon nyo po siya ilagay. Yan po, ihahayaan natin ng, sa loob ng 1 linggo. Yan, sinisunok po ako, pasensya na. Ngayon po, sa loob ng 1 linggo, matapos sa 1 linggo, kunin nyo na yung 8 piso. Kailangan ilulubog nyo ng husto yun doon sa abukado ha. Kunin nyo, hugasan nyo po yung 8 piso. Gawin nyo itong Lucky Charms mga bossing, yung ating 8 piso mga bossing. Ang abukado, tatapon nyo lang. Pero yung buto, pwede nyo siyang gawing charms mga bossing. Pwede nyo siyang hugasan. Tapos, hayaan nyo po siya na ilakalagay lang sa isang baso. Pwede, halimbawa, ito'y asin. Tapos, itusok nyo yung buto. Doon lamang, proven din po yan na maswerte. Tapos yung 8 piso, hugasan nyo po siya. Pwede nyo ilagay sa bawat corner ng inyong puntahanan. Tapos yung the rest, yung 4 piso pa mga bossing, pwede nyo ilagay sa pitaka, ilagay sa bag. Ganon din po mga bossing, pwede nyo ilagay kung saan kayo nagtatago ng pera. O pwede nyo yung isa, ibigay nyo sa mister nyo o kay misis po ninyo para siya po iswertihin din, lalo-lalo na sa usapin ng pera. O kung gusto po ninyo, yung 2, halimbawa, yung isa nilagay sa pitaka, yung isa kay mister o kay misis. Tapos yung isa mga bossing ko sa anak po ninyo, tapos yung isa, kulang yung anak po ninyo pagparte nyo, lalo na yung may trabaho para malapit po siya sa pera. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ito po nire-recommend ako sa inyo, isa sa mga pinaka the best, very powerful din na napakaswerte, lalo-lalo na sa usapin ng pera at ganoon din po sa mga prutas kasi alam ko tag-abukado rin po ngayon mga bossing, kumbaga para hindi ka mahirapan. Unang-una, maganda sa kutis ang abukado kasi ano din, di pa parang malangis-langis po yan para hindi daw madry ang ating skin. Bukod po dyan, marami pang mga ginagawa. Halimbawa, gusto nyo daw po ng emergency money, magmask ka daw po sa gabi ng kahit mga 5 minutes ng abukado, makaka-attract ka daw ng swerte sa pera at maaaring kinabukasan ay magkaroon ka ng pera. Ayan. Basta sa abukado, marami rin po tayong pwedeng gawin po dyan. At iyan po yung mga ilan na pwede nating gawin. Ilan po mga bossing? Salamat po.